Itali na siya yung ano yung nagtingin sa akin at nagpilit sa akin na umuwi at nabalik daw sa Panginoon. Ayan, ano bang isisyon mo? Ang problema ang naranasan mo? Magpapasalamat din ako sa Panginoon dahil siya yung ano, nag-gabay sa akin, tsaka siya rin din yung nag ano, kung ano yung gagawin ko, tsaka niligtas din ako ni Lord sa mga masasamang tao. Tsaka pinagaling niya ako. Nagpapasalamat din ako kay Pastor dahil siya rin yung nagpala sa akin ng ano, parang siya yung nag-gabay sa akin, tsaka tinulungan niya ako para maligtas. Ang nagpapasalamat din ako sa kaibigan ko si Ana, na kahit na ano, yung ginawa ko sa kanya, hindi ka ano-ano. Siya rin yung nag-ano sa akin, nag-engineer sa akin para mag-alalay sa akin, tsaka naging kaibigan ko talaga siya, sa akin tabi. Salamat! Palapakan natin si Dios. So, ang ating buhay tulad kay Kristo, tayo lahat nakasala, nalunod sa kasalanan, pumunta siya rito upang iligtas tayo. Kaya kahit sino man ang nalulunod, pag tumawag lamang kay Kristo, may iligtas siya. Kaya purihin ang Panginoon. Tayong lahat tayo at okay, manalangin tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat na ang aming pagtitipon ngayon kasama ka, Panginoon. Salamat po Diyos na pinagpala mo ang bawat isa sa amin at maging liwanag o ilaw sa iba upang kami gamitin mo na maging tulay upang mabigyan ng kalayaan din ang ibang nasa kulungan ng kasalanan o sa nalunod ng kasalanan o kaya sila ay pinahirapan ng demonyo dahil sa kasalanan. Salamat po Diyos na kayo may control sa aming buhay. Kaya ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat. Matamayan tayo sa presensya ng Panginoon. Okay? Sige. God bless. God bless. Bye.
Sige, maupo kayo. Ang galing niyo magtamburin ah. O ikaw, Lydia, palagay mo alin ang mas mabuti, magtitinda ng sampagita o magsasayaw ng tamburin para sa puri sa Panginoon? Para po sa akin, Pastor, yung magpuri at magtatamburin ko sa aming Panginoon, ay doon po ako nasasayahan. Ganon, ikaw, Christian. Ganon din po sa akin, Tay. Ngayon, tatay ng tao ko sa akin. Eh, wala ka ng mga ama eh. Di ba? O sige, nagpapapractice ko pa. Kasi alam ko, matagal na wala ka ng tatay, ng nanay. So, ako na tatay mo ngayon. Ha? Lydia? Christian, ibalita ko sa iyo. Ready na ang passport mo. Kailangan makakaalis ka karan ng maaga dahil tumawag na si Reverend Peter Schmidt na kailangan ng doon ka na. Kasi doon naman kasi kasuhin yung educational visa mo para makapag-aral ka doon sa Amerika. Oh, totoo mo ba yung store? Wow! Ate Christine, swerte mo naman makapag-aral ka na sa States. Oo nga. Oo. Ay, ikaw na kaya nang maiwan dito. Ikaw lang anak ko eh. Ha? Opo. Ay, mag-practice ka na nga, tatay na. Paano mo sabihin? Tay. Ang hirap tayo mag-practice sa malaki na. Christian, yun. Para yung usapan namin ni Reverend Peter Smith, hindi mabigo. Kailangan papayagan kita na lupas ang kita. Sa lalong madaling panahon, kailangan matatalis ka. Uy, oo nga, Ate Christine. Sana makalis ka kasi malaking blessing din yun. Oo. Oh. Pero ayokong iwan sa tatay kasi ngayon ko lang naramdaman na magkaroon ng isang anak. Christian, ano ba ang imumukha ko doon sa missionary natin kung ayaw mo pumunta roon? Ang hirap yun. Usapan kasi kami eh. Pangako ko yun sa kanya, Christine. Ready ng passport mo. Doon na si kasi ulitin ko. Yung educational visa mo sa Amerika. Oo nga, si Christine. Tsaka pag nakapagparal ka rin doon, pag-alangin mo rin ako sa pagiging pagka-doktor ko, ha? Ah, basta Lydia, ayoko. Tay, si Lydia na lang mapadala niyo doon. Bagay, Christine, yun ang gusto mo. Wala akong magagawa. Sa bagay, inaanak ko naman si Lydia at ama naman ako para sa kanya. Pero dapat ang premium ito para sa iyo eh. Oo nga, Ate Christine. Para sa iyo yan, hindi yan para sa akin. Pero, sige. Tsaka sa iyo yung binigay itay eh. Lydia, kung hindi kaya ni Christine na aalis, dahil ayaw niya iiwan ako, dahil naramdaman niya ang hukot nung humiwalay siya sa akin at ganun din ako. Well, intindihin ko naman yung kanyang damdamin. Kung papayag ka, kailan na, papanala ko sa Amerika. Papayag po ako, Tay, pero para po talaga yun sa kanya eh. Oo nga, pero wala talaga akong mami. Wala akong auto. O mautusan. O kaya may papanala ko ba? Kasi ayaw ko na, nakakahiya talaga yung pangako kung hindi matupad eh. Sige, Lydia, umayag ka lang para bukas sasikasuhin ko yung passport mo. O sige po, Tay. Papayag po ako kung ano po yung pinagustatan niyo rin, Ate Christine. O sige, ihanda ko mga papilis po bukas, ha? O sige, tayo na. Christine! Lydia! Tay, nandiyan na pala kayo. Oo, ano na kayo? Uy, Tay, magandang maga po. Sige, upo muna kayo. Christine, paalis na yun si Lydia. Ha? Tay? Ang bilis naman po. Eh, alam mo naman eh, marami akong kaibigan sa DF eh. At saka, ngayon ko lang nakuha ang ticket mo eh. Alas 3 si Lydia ang alis mo. Di ba yung passport binigay ko na kahapon? Opo, Tay. Naka-embake ka na ba? Opo. Tinulungan po ako ng Ate Christine at nag-read na po ako. Oh, Lydia, ba't malungkot ka? Kasi po, hindi ko po kayo masyado pang napagsisilbihan. Kaya po,
Nalulungkot ako kasi iiwan ko po kayo dito. Halimbali, nandito naman si Christine. Siya naman ang nag-pangako na alagaan ako niya. Oo nga, Lydia. Di ba, ikaw rin naman may sabi na ako rin mag-aaral ng tayo. Kaya, ano, pag-igihan mo na lang yung pag-aaral doon, ako rin magbabantay yung tayo. Magmabait ka lang doon sa Amerika. Sa pamamahay ni Peter Smith, mabait mga pamilya yun eh. Yan ang missionary natin tumulong sa gawain dito. Kaya, hindi ka namin distribuhin eh. Christine, yan ang usapan namin. Mag-aral ka at hanggang magtapos ka sa pagka-doktor, di ba? Yun ang pangarap mo. Opo, tay. Diyan yun tayo pagka nakuha ko ng pagka-course na yun. Aalagaan ko na po kayo dito. Oo, alam ko naman yan. Pero, alam mo, hindi ka muna makabakasyon dito hanggang magtapos ka sa pag-aaral. Kasi nakakahiya naman eh. Kung babakasyon ka pa, tapos pinapa-aaral ka, tapusin mo na pag-aaral mo. Tiisin na natin yung lungkot. Alam ko, magiging magtagumpay ka sa plano natin. Ako rin, gusto ko magtapos ka rin. At si Christine, patuloy din siya sa pag-aaral sa accountancy dito sa Pilipinas. Kaya, ang usapan namin na hindi na kami tatawag sa iyo, hindi na kayo mag-istorbo. Antayin namin na matapos na ang panahon sa pag-aaral mo. Happy po, Lydia. 3:30 ang alis mo. At tanghali na, baka maliit ka. At marami pa kasi kasuhin doon sa airport, alam mo naman, yung para abroad. At ang guidelines binigay sa iyo. Kasi hindi na ako makapaghatid, may Bible study kasi sumabay, kaya si ate mo na lang ang maghatid. At yung ate na driver, si DC. Sige na. Tay, piyagin po mga kagawin mo ko sa iyo. Simula po sa pagkasagpagitan lang po hanggang sa pagsagip niyo sa aking pagdulot at hanggang sa pag-adapt niyo po sa akin. At yung hindi ko po yung makakalimutan. Babawi po ako sa inyo, Tay. Magbabait ka lang. Alam ko magtagumpay ka. Mabait naman yung Peter Smith, Reverend Peter Smith yung sponsor natin, yung missionary. Magtapos pag-aaral mo. At hindi ka namin istorbuhin. Ulitin ko, hindi kami tatawag sa iyo. Hanggang magtapos ka. Hantayan kita rin. Sometimes you've lost your way. But always remember there's a thank you.
Hello? Hello, Ate Christine? Sino to? Lydia ito. Ay, Lydia! Kamusta ka na? Uwi? Uwi ka na? Uwi na ako. Ate. Kailan na uwi mo? Hanggang na lang pag-uwi ko. Paso ka lang, Apostol. Ah. Hanggang pa ako makauwi dyan. Oh. At may kunting kulang pa requirements para ma-inganap na ako sa doktor. Surprise ako sa'yo at kay tatay. Okay. Kamusta ang boyfriend mo? Balita ko, uuwi din siya. Ate naman, inuwan mo pa akong nabalita, ha? Ako nga, may boyfriend nila akong more than din. Pero kitisas kami. Isa rin siya doktor, pero ako na ako. Okay dyan, nasusunod din siya. Para mapagmahalikan sa akin, tatay. Pinuwan ka sa'yo, ma. Mabuti ka pa sa kasal mo. Makadalo ako, pero sa kasal ko, hindi ka nakadalo. Eto, oh, pamangkin mo, malaki na. Si Kuya Dante mo, wala di, hindi pa nakauwi. Nandun pa sa trabaho niya sa Argentina. Ah, gano'n dati? Mm-mm. Si tatay, nalang ba? Pwede pa kayo bigay mo? Oh, sige, ikaw sabihin mo. Bigay ko. Okay, bigay ko sa kay tatay. Bigay. Okay. Tay, si Lydia, kausapin ka raw. Nandito sa telepono. Oh, nandun ba? Hello, Lydia. Hello, tatay? Oo, nami-miss na kita. Ano kayo? Okay lang. Malakas pa rin ang katawan. Naghantay... Oo, naghantay sa'yo. Oo. Gusto ko na makauwi ka na para magkita na tayo sa personal. Imagine, 15 years. Marami na ang magkasamahan mo. Nag-asawa na. May mga estado na sila. May asawa na si Anna, si Evelyn, at ang iba pang mga kasamahan niyo sa SBL noon. Tagumpay naman ang buhay nila. Kaya, oo, gusto ko makauwi ka na. At sigurado kaya yung nagplano na, ano yun, magpapakasal na kayo? Oo po, tatay. Oo, magandang balita yon. Kasi ngayon, maging tagumpay na ang buhay mo, katulad ni ate mo, Christine. Yan, masaya sila. Kasi, alam mo naman kung anong pagpapala na matanggap nila o ninyo kapag sinunod nyo ang salita ng Diyos. Di ba? Kahit may edad na ako, pero malakas pa rin at masaya na kayo ay nagtagumpay sa pangarap ninyo. At ikaw naman, naging espesyalisang doktor ka na sa US Kapanagaran. Kaya maganda kung makabalik ka dito at para kumplito na ang buhay ninyo. Ha? Oh. Oo, nag-ingat naman yung kapatid mo, si Christine, tinulungan naman niya ako. At yung apo ko dito, at saka yung pamangkin mo, nako, dito, naglaro ng ano ha, nandito, masaya siya. Yung papa niya, nasa Argentina pa. O sige. O, kasi dito ako nakatira ngayon kay ate mo. O, pagsamantala kasi wala naman ako kasama sa bahay. O sige, hanggang dito lang ha. Hantayin ko pagdating mo. Okay. Okay, God bless you, Lydia. Okay, bye-bye. For Gilfrey online connection, Austin Pacific and Arizona City to the Cebu Pacific transfer this, located at the arrival point. Para sa mga pangaunit na connecting flights, mangyari ko lamang dumapit ang ground personnel, pagbababa ng Asia. Muli ko maraming salamat sa pagkirin magsaray niya sa Cebu Pacific. Magandang hapon sa inyong lahat. Wow, nasa airport na ako. At ang laki na ng pagbabago ng Metro Manila. At saka, siguro, pag-uwi ko, matutuwa na sila si tatay at saka si ate Christine. At saka, nasusurprise sila sa pag-uwi ko kasi hindi nila alam. At saka, matutuwa din sila kasi aking ganap na ako na doktor. At saka, namimiss ko na talaga sila. Masaya ako kasi nakikita ko na talaga sila. Ay, isipin mo, 15 years kami hindi nakikita. Sobrang tagal na. Talagang namimiss ko na sila. Ate, may naghahanap sa'yo. Sino? Lydia daw. Sinong Lydia? Kapatid mo daw. Ha? Si Lydia? Lydia! 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 Bakit hindi ka nagsabi? Sana masundo ka namin sa airport. Surprise kasi ate. Okay, ganun. Pwede kayo yung bag mo. Christy, pakipapaan yung bag ni Lydia. Upo muna tayo. Pwede ka po. Usap tayo. Come on.
kumusta ka na? Ganda-ganda na, Lydia. Laki mo na. Okay. Pagpapala ni Lord. Oo. Kamusta yung ano mo doon, trabaho? Okay lang, ate. Masaya ako doon. Talaga? Oo nga, kitang-kita naman, oh. Talaga. Ate, nasan si tatay? Ate, nasan si tatay? Huwag ka mabibigla, Lydia. Bakit, ate? Bakit ka nalungkot? Patay na si tatay. Ha? Hindi! 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 Empty hands held high. Such small sacrifice. You've not joined with my life. I sing in vain tonight. May the words I say. Ganun pa man, masayang-masaya na si tatay. Ay, halipad mo ang aking pangarap sa buhay kahit na mag-doktor. Babawi po ako sa inyo, Tay. Magbabait ka lang, anak. Opo, Tay. Alam ko magtagumpay ka. Mabait naman yung Peter Smith, Reverend Peter Smith, yung sponsor natin, yung missionary. Magtapos pag-aral mo. At hindi ka namin istorbuhin. Ulitin ko, hindi kami tatawag sa iyo. My life's so-